black belter ang nagmungkahi na isama sa pre-departure orientation seminar o PIDO ang self-defense training sa mga sambahay bago sila deploy sa ibang bansa, partikular sa gitnang silangan. Ito'y para handa silang idepensa ang sarili sa mga among mapanakit. May balitang tuloy, si Rowan Soldivilla. Sa pamamagitan ng mga simpleng gamit sa kusina katulad ng sarito, itinuro sa mga Dispresso at W kung paano ito gamitin para ipagtanggol ang kanilang mga sarili sa mga among mabigat ang mga kamay at mahilig mong bugbog. Malaki po ang natutunan ko sa bagay na to para may pagtanggol ko ang sarili ko. Pag-uwi ko po sa Pilipinas, umalis po man ulit ako, nobody touch me. Kaya ko na may pagtanggol ang sarili ko. Kasama si na Joyce at Fronelyn sa 16 na wards ng Philippine Workers Resource Center na sumailalim sa 6,000 basic self-defense training. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng pagmamaltrato at pang-aabuso kaya tumakas sila sa kanilang mga amo. Si Ronelyn ay binabaktukan, sinasampal ng amo habang si Sandra naman ay nagugustuhan ng amo at hinahaplos pa siya sa likod. Sa loob ng isang buwan, we get 1 to 2 cases of sexual abuse and mga 3 cases per month of maltreatment, physical maltreatment. Dahil dito, naisipan nilang bigyan sila ng basic self-defense training ng mga ward. Sila ay nasa front line and vulnerable po sila sa mga any types of misconduct and also mistreatment. And there are many things that is making them hurt. Iminungkahi ni Selgas na isama ang basic self-defense training sa pre-departure orientation seminar bago sila payagang makapag-abroad. Kung mabibigyan daw ng basic self-defense training ng mga kasambahay bago sila magtrabaho sa ibang bansa, mababawasan ng mga Pinay na ay naabuso at minamaltrato ng kanilang mga amo. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldivilla, Muscat, Oman.